What's up mga kabanda? Alright, so ano yung nakikita nyo sa title dyan? So yan po ang ating topic ngayon, ano? So tuturuan ko po kayong mag-print ng t-shirt sa inyong bahay gamit ang ating plancha. Alright, so ganito yung mga kabanda, no? Yan, tuturuan ko kayo yan. So huwag na natin patagalin, simulan na natin. So yung mga kabanda, mag-download lang tayo ng PixelUp, ano? Tapos, i-click lang natin yung plus sign sa taas at text, yan. Tapos maglagay na tayo ng kung anong text ang gusto nating ilagay ayon sa ating design na gustong gawin, ano. So ilalagay ko po dito mga kabanda is SCP-33 dahil yan ang acronym ng aming banda. So yun mga kabanda, so kung gusto nyo palakihin yung ating letters or paliitin, punta lang kayo sa text size, ano, and adjust na lang natin or adjust nyo na lang kung gaano kalaki yung gusto nyo. Yan, tapos ibahin na rin natin yung font. Yan, para maganda-ganda naman yung dating ng ating design. Yan, tapos adjust ko lang ulit yung ano niya, yung mga letters niya, tsaka yung words. Yan, adjust ko lang ng konti. Tapos palakihin pa natin ng konti ng mga kabanda. So babalik ulit ako sa, balik ulit tayo dito sa kanyang text size, ano, adjust natin ng konti, palakihin pa natin. Kasi simple lang yung gagawin natin design sa kanya. Tapos lagyan na natin ng color, no, mga kabanda. Yan, so pili na lang kayo kung gradient or yung natural na kulay lang. Tapos lagyan natin ng stroke. Yan, para maganda-ganda, no. Lagyan natin ng stroke. Tapos adjust na lang natin kung gaano kakapal yung stroke na gusto natin. Okay, no. So okay na ako dito sa 20. Alright. So mga kabanda nga pala, wag nyo nga pala kakalimutang ilagay ulit sa sentro yung ating text, ano, or yung ating design. So ilagay mo na sa sentro bago natin i-adjust, yan. Kasi dyan natin kukunin yung mismong angle ng ating design, no. Tapos magdadagdag lang ulit ako ng text. At ilalagay ko naman mga kabanda yung pangalan ng channel ko, no, yung Buhay Trombonista Vlog. So disclaimer lang po, no, mga kabanda, hindi po ito sponsor ni PixelUp or ni PixArt, ano po. So yan mga kabanda, no, yan ang pangalan po ng channel ko, Buhay Trombonista Vlog. So ganun lang ulit ang process na gagawin natin. Punta lang ulit tayo ng text size kung gusto nating ibahin yung size niya. Yan, tapos babalik lang ulit tayo dito sa ano ba to? Punta lang ulit tayo dito, yan, yung color, tapos stroke. Tapos yung spacing, kung gusto nyong ibahin pa siya, no. Tapos ilalagay ulit natin yun sa sentro bago natin ilipat ng mas magandang angulo kung saan natin yun, no. Tapos yan, font, mga kabanda. Ang font ay isa sa nagpapaganda sa ating design, no. So pipili lang ako ng maganda-gandang font para dito sa ating text na to or dito sa pangalan ng channel ko, no. Hanap lang ako ng maganda-gandang font. Kung ano lang matipuan ko. So medyo natatagalan ako mga kabanda sa pagpili ng font, ano, kasi pipiliin ko pa talaga kung ano yung mas bagay doon sa design na gusto kong mangyari, no. So yun ang hahanapin natin, yung ganong klaseng font, yung tutugma or yung hindi nagkakalayo ang design ng bawat font. So yung mga kabanda, yan na yung ginamit yung font, ano, so adjust ko na lang ulit yung kanyang size. So sadyang ganyan mga kabanda, mga kailang best tayong adjust talaga ng size niya para makuha natin yung tamang gusto natin para sa ating design, ano. So adjust ko na lang siya, yan, ipot ko na lang ulit dito. So kulang pa yung size niya, no, so adjust na lang ulit natin mamaya. O, kita nyo naman mga kabanda, pag ako nag-move ng yan, ganyan text, doon ko mismo kinukuha sa icon, ano. Ibig sabihin, doon ko mismo inililipat sa icon, talagang nakalagay doon. Hindi yung basta na lang akong drag ng drag kasi mawawala yung gusto kong angulo ng design, ano. Tapos yan, nagpalit na lang din ako ng kulay ng stroke kasi pwede naman yan. Ina-adjust ko na lang yung kanyang pinaka size ulit. Adjust ko na lang ulit yung kanyang size. So
Sa tingin ko, pwede na to. Tapos ayusin ko na lang tong spacing na tong SCB-33. No? Ilapit-lapit ko pa ng konti kasi masyadong malayo. So yan, ganyan nakahaba yun ano, mga kabanda. So maglalagay lang ulit ako ng text at ang ilalagay ko naman ay Santa Cecilia Band. Kasi yun po ang pangalan ng banda namin. Ano po? So Santa Cecilia Band 33. Ang acronym niya po is SCB-33. So ganun lang ulit ang process mga kabanda. Yan o. Dito, ito, itong part na to, drinag ko na talaga siya kasi kumbaga, tansyado ko na siya kung saan ko siya dapat ilagay. Tapos palit lang din ulit ako ng font and yung size niya, ganun lang ulit. Napakadaling mga kabanda mag-edit. So paulit-ulit lang naman ulit yung ating gagawin, ano? So punta lang ulit tayo sa yan, position, sa text size, sa stroke, sa color, sa font. Doon lang tayo maglalaro dyan lagi mga kabanda. Pag ganyan ang gusto nyong gawin sa inyong design, yung ganyang klase, yung simple lang, no? So hindi na kasi natin itong mga kabanda masyado pahabain pa. Hindi na natin idadagdag dito yung video ng yung video na pag-edit ng may kasamang picture, no? So ibubukod na lang natin ng video yung tutorial ng pag-merge ng picture tsaka nitong ating i-export na to, no, mga kabanda. So ganyan lang, napakasimple lang, ano. So ayusin lang natin yung stroke. Yan. So palitan lang natin ng kulay yung stroke. Depende pa rin mga kabanda sa gusto nyo, no. So yan. Tapos yung kapal ng stroke niya. Ganun lang, napakasimple lang yan mga kabanda. Napakadaling sundan. Okay, tapos adjust pa rin natin yung kanyang position. Ganun lang, no? Napakadali. So ayan mga kabanda, pag medyo na lalakihan kayo sa gap ng pag-iipot ng kanyang position, pwede nating pababain yung PX niya, no? Yan, pwede natin pababain niya para napakaliit lang ng gap niya, no? Tapos yan mga kabanda, hanggang dito na lang to, no? So i-export na natin and ibubukod na lang natin ng video yung tutorial ng kasama yung picture. Ganito ang kalalabasan niya ng mga kabanda. So yan mga kabanda, no? So pinaprint na natin yung ating design na ginawa. So nilagyan ko na rin ng logo, no? So ito siya. Yan, so kalahati na lang siya, no? Kasi isang A4 size siya, na kasing laki rin siya ng typewriting. Yan, kalahati lang. So dalawa siya pinaprint ko. So yung isa ay naikabit ko na agad. Tinesting ko muna syempre mga kabanda bago ko yung video. So ito siya, no? Yee! Nakakabit na, no? So maganda. Okay, so tinesting ko muna bago ko i-video. So papakita ko sa inyo mga kabanda yung binili kong pinaka transfer paper, no? Papakita ko sa inyo kung ano itsura niya, na kung alin yung pwede sa pang dark na color ng damit at kung ano yung pwede sa light color ng damit. So ilalagay ko na lang dito yung link sa description ng mga kabanda ko sa inyo. Pwede bilhin ang transfer paper na aking ginamit, ano. So sa Shopee lang din yan, pero ilalagay ko yung link ng shop na binilang ko para doon yun na lang din bilhin, ano mga kabanda. So papakita ko muna sa inyo. So ori siya mga kabanda, no. Yan. Yan yung ating ginawang design, no. So maganda yung pagkakaprint sa kanya. Okay. So ito yung aking ginamit na transfer paper, no. So, ang hirap po ni kasi isang kamay lang gamit ko kasi wala akong tagahawak ng camera. Okay, so ito yun, no, mga kabanda. So 3G Gen, A4 size siya, no, kasi laki lang din siya ng isang short na typewriting. Yan, A4 size siya. And ito mga kabanda, itong kulay black ang kulay, yung pinakasulat niya tsaka yung mga line na yan. Yan ang pang dark color ng damit, ano. So kasi ang lalagyan kasi natin mga kabanda is yung aking jacket na yon. So yun ang lalagyan ko, no. Yung jacket na yan sa likod ko ilalagay. So pag naman light color ang lalagyan nyo mga kabanda, ang inyong ipiprint, ang inyong lalagyan ng design ay kulay light blue siya. So wala kasi yung available dito, eh.
So kulay light blue siya. So ito, pang dark to, no. Pag light blue yung kulay niya, mga kabanda, is pang ano siya, pang light color, no. Okay, so tara, simulan na natin. Ikakat muna natin to ng ayos. Ikakat muna natin bago tayo mag-video na pag-print na, no. Okay. So, Bebe, hi muna ikaw. Hi! Hi! So, mga kabanda, no, ikakat muna natin to. Yung ating pinaka-logo. Ikakat muna natin. So, ito na yung isa, no, mga kapatid na. Ikakat muna natin ng mabilis. So ayan mga kabanda, nagupit na natin siya, no? Okay, so yun, may mga labis-labis pa, ayusin natin yan mga. So nagupit na natin siya. So sisimulan na natin yung ating pag-heat press gamit ang ating plancha. Alright, let's go. So yun nga pala mga kabanda, may nakalimutan lang akong sabihin. So saan ko nga ba ito pinaprint, ano? So pinaprint ko po siya mga kabanda dito lang din po sa computer shop na malapit sa amin, ano. So kahit saan computer shop mga kabanda na malapit sa inyo, or kung may printer kayo, kayang iprint yan mga kabanda ng ating printer, or kung may printer kayo or ng sa computer shop, kasi manipis lang siya, no. And ang texture niya hindi naman sobrang dulas, no. Yan. So magkano lang pa-print ko dito mga kabanda? Ang pa-print ko dito ay 10 pesos lang po yung isang A4 size na yon, no. So at yung ating ano pala mga kabanda, itong ating transfer paper, magkano nga bang bili ko dyan? Ang bili ko dyan mga kabanda, isang 10 pieces po is 355 po sa Shopee plus shipping fee, ano. So lalagay ko na lang yung link sa baba sa description kung saan shop ko siya binili, no. So let's go, simulan na natin. Ayan mga kabanda, yan, dyan nakapwesto yan, ano. Dyan natin ilalagay yan, sa likod. So yan mismo ang pwesto niya. So tatanggalin muna natin yung pinakabalat niya sa likod. Tanggalin lang natin to, tapos ilalagay na ulit natin. Tapos magsisimula na tayo mag-init. Kainitin na natin yung ating plancha, no. At mga kabanda nga pala, sa ano muna tayo, medium heat muna tayo, medium heat. Ang pala mga kabanda, pag-anay na natin siya, no, pag i-press na natin, unang-una, huwag kayong magpapatong sa mga madaling masunog, gaya ng magpapatong kayo sa mga plastic na lamesa, huwag. Mas may ikipa sa ganito, yung mga simento, yan. Huwag na kayong maglalagay ng, basta kung anong maaaring pwedeng masunog sa ilalim, kasi kakapit yun sa damit. No, pangit na agad. Tapos pag ito yun ba, nakalagay na siya dyan, nakakapit na siya dyan, ito na naman, ilalagay natin to sa ibabaw, no. Lalagay natin tong ganyan habang ating pinaplancha, no. So tara, simulan muna natin. Tanggalin muna natin to. Tanggalin muna natin yung nasa likod niya. Mga kabanda, painitin lang natin yung plancha, no. So medium heat muna tayo kasi hindi pa naman natin agad siya ilalagay, ano. So ito siya, no, natanggal na natin yung likod. Anin muna natin siya. Iinitin muna natin tong pinakadamit ng 3 seconds. Tapos ilalagay na natin to, no. Pepesto na natin. So papakita ko sa inyo. Yung mga kabanda, mainit na yung ating ano. Bakit nga ba natin iinitin pa siya ng 3 seconds, ano, yung tapat na paglalagay natin? Kailangan kasi natin mga kabanda is flat yung surface ng pagkakapitan natin, ano, yung walang
walang bukol-bukol para kumapit ng ayos yung ating transfer paper. No. So, yun na. Okay na, pwede na natin ilagay transfer paper. Okay. So, pepesto na natin. Ayan, pesto na natin ganyan. Hanapin lang yung gitna. So, dito ko na siya ilalagay, no? So, ayusin ko lang mga kabanda and papakita ko sa inyo ang ating gagawin. So, mga kabanda, nasentro na siya. So, ito na. Gagamitan na natin ito. Lalagay natin ito dito. Yan, pag nailagay na natin niya mga kabanda, pag tayo ay magpa-plancha mga kabanda, may oras to, no? May oras. Pero kadalasan hindi ko sinusunod yung oras mga kabanda kasi doon ako nagbe-base kung nakakapit na ba siya o hindi pa. So sa pagpa-plancha naman mga kabanda, kailangan din natin ng force. Kailangan natin ng diin para kumapit talaga yung ating transfer paper. At ang pagdidiin sa kanya mga kabanda ay hindi nakaganto. Pantay dapat ang pagdidiin sa kanya. Ba't nga ba tayo mga kabanda naglalagay ng typewriting para pagka tayo nagpa-plancha? Kaya tayo naglalagay ng typewriting para hindi masunog yung ating transfer paper kasi wala tayong Teflon paper na rin gamit natin ngayon, typewriting. So pwede rin naman yan. Kaya mga kabanda tingnan muna natin. Tingnan natin kung ayos na. Silipin natin ating finished product. Oh my god. Woo. Yeah. Nakakapit na siya ng mga kabanda. So maganda. Kita niyo naman mga kabanda. No? Ang ganda ng kanyang pagkakapit. Walang sunog. No? Hindi siya sunog. So, intayin lang natin mga kabanda lumamig-lamig ng kaunti at ating para sa kasiguraduhan ay ating iinitin pa ulit gamit itong ating plancha tsaka ang ating bond paper kasi wala tayong teflon paper, pwede na to, wala rin tayong heat press, plancha pwede na rin yan, diba? So, simulan na ulit natin kasi medyo malamig-lamig na siya, no? Initin ulit natin. Ayan mga kabanda, alright, okay na, no, malamig na siya. At i-testing natin suotin, no, suotin natin. Sheesh! Banda. So, ngayon, ito, dati kong nagawa, no? So, kita nyo naman mga kabanda, napakadaling gawin lang, ano? So, yun lang naman ating gagastusin, yung ating transfer paper. Aray lang po, ano? So, ilalagay ko dyan mga kabanda ang link sa description. Yan. So, huwag nyo mga kabanda kalimutan i-like itong video to kung nagustuhan nyo, kung nakatulong sa inyo. Huwag nyo kalimutan mag-comment, i-share itong video na to at mag-subscribe mo ng mga kabanda.
Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Sana makatulong sa video na to para sa inyo.